dala na yung mga pagkain para sa manok, yung lalo yung mga cabbage tsaka yung feeds. Nahirapan na sa paglakad kasi nasa lubong na. Yan yung paraan, bigyan muna ng konti para makatakbo man lang punta doon sa may lagayan ng pagkain. Dami. Yun. Meron din tayo mga native chicken. Yung iba ready to lay na. Yung iba nangingitlog na talaga. Kasalukuyang nangingitlog. Yung sa pugad, mga kaibigan, mayroon ng mga itlog. Magkatabi na dalawang pugad. Yung isa naghahanap ng may itlogan. Itlong tatlong pugad. Para po mas pala sa inyong kaalaman, mga kaibigan, yung kaninang mga manok na sumalubong, ang mga klase ng manok, mga kaibigan, yan ang black astralorp, blue astralorp, barred plea mouth rock, kung tawag nila BPR. So kasalukuyang kumakain ngayon ang mga manok. At kanina meron din tayo mga kambing na mas nauna pa sa video. Ikita natin sa final video dito. Kung gusto nilang sa bandang itaas nangingitlog, meron din tayong puga doon. Ayun. Ngayon, gagawa tayo ng video kung papaano gagawin ang pugad ng manok gawa ng dahon ng niyog. So mga pa-shout out muna. At dyan kay Rialin Nangkas, dyan sa may Barangay Sumpong, Frix Olinan, Angel Gayoso, Marlene Muninio, Helen Grace Phil, at kay Jollibee Dolorito Indrina ng Tagum City. Ito maganda dito, mga kaibigan, dahil sa may lilim ng kahoy. Diba, napakainit ang panahon. So dito sila pupuesto yung mga manok, yung mga native. Iba yung black astralorp, iba yung blue astralorp, iba rin yung barred plea mouth rock, or ang tinatawag na BPR. So ang edad nitong mga manok na itong nabanggit, mga kaibigan, magtatatlong buwan. Mga 3 kilo na po bawat isa. At tingnan nyo yung mga pagkain, may kasamang gulay. So mga vegetarian ito, mga manok. Pag ihawin ito, wala na kayong kasamang gulay pa, kasi yung karne masarap na. May kasama na yung gulay.
Okay mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon, narito tayo sa Jerick's Farmville at tuturuan namin kayo kung paano gagawin ang ugad ng manok gawa sa dahon ng niyog. So panoorin nyo ng mabuti para madali nyo malaman kung paano gagawin. Ito, walang bilang o ilang bilang bang dahon ng niyog. So, depende sa taas ng niyog. Ganito mag-umpisa na tayo. Diba? Dito kayo mag-umpisa sa pangatlong dahon. Babaliin nyo. Yan. Tapos alternate dito kayo sa pinakaunang dahon. Yan. Alternate na naman, di ba? Ito na naman. Babaliin. At iwi-wave mo. Yan. Ganun din. Ang gagawin nyo. Ayan. Ito. Mamaya, gagawa tayo ng lock. Paano ilalock para maging matibay ang ating pugad ng manok. Dito po pala sa Jerick Farmville, mayroon tayong mga alagang manok, mayroong mga native na mga manok, at mayroon tayong breeder na black Australorp para maganda ang magiging lahi nila. At liban dyan, mayroon tayong blue Australorp. Mga tatlong buwan pa yan o magtatatlong buwan pa yan. Meron tayong Bard Flea Mouth Rock, yung mga klaseng mga manok. So, maraming mga alagang hayop dito liban sa mga manok. Meron din tayong mga alagang kambing, may alagang rabbit. So, nandun yung bahay nila. Mamaya papakita natin yung ating mga kambing. Dito na mag-umpisa ang lock. Panoorin nyo ang paano ilalock para maging matibay. Ito, babaliin mo to. Ha? Pag nabali na yan, dito mo ilalock. Pagkatapos ito, itong gagawin, di ba itong ginagawang walis-ting-ting. Dito, ilalock mo dyan. Tutusok. Yan. Galak na yan. So, tuloy tayo, ha? Ito. Ang kasunod nito, ito naman ang magiging lock natin. Kung paano, ito, babalihin uli. Tapos, ilalak. Ayan. At dito sa Jerick's Farmville, sa mga native chicken, mayroon tayong mga natapos na pugad ng manok. Yan, may mga itlog na yan. At mayroong dito pa. At saka may manok na ng itlog pa. Maakyat na doon sa may pugad. Gusto na niyang ang itlog. Ito, tuloy tayo. Ito, lock na naman uli. Yan, nakuha na siyong siguro nyo. Ha? Oh. Tapos dito, para magandang tingnan, ito rin ang gagawin nyo. Babaliin. Yan. Yan, alternate din.
babaliin. Ayan. Ito. Babaliin din. So, pwede ito magiging lock. Paano? Yung pag-lock. Babaliin. Ayan. Ganon. Baliin. Tapos dito mo itutusok. Tutusok mo dito hanggang sa pangatlo. Wow, magandang tingnan na, di ba? So, matibay. Tuloy tayo. At mga pa-shoutout muna nina Rialyn Dangkas, Frix Olinan, Angel Gayoso, Marlene Molino, Ellen Graceville na taga Manila na bumibili ng ating himag, Jollibee Dolorito Indrina. Habang nagdi-demo tayo, meron tayong i-shoutout. Ba, ito ang nakala kanina. Ito ang kasunod. Lock mo naman uli. Baliin. Lock. Yan. Ayun, hanggang matapos. Ito naman. Lock naman uli. Baliin. Tusok. Mga pa-shoutout din naman dyan kay Nancy Talantad, Cherry Igas, Tiyok TV from Asaan, Misamis Oriental, Mabel Domo and Ondoy Gimaw ng AML Motor Parts na nakabase dyan sa Barangay Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Ito, ito. Mula doon sa umpisa, napakadali. Para ganadong ganado ang manok na mangingitlog. Mga pa-shoutout naman dyan kay Jima Apuya, Imelda Villamil na gustong magpa-deliver ng himag dyan sa Maynila. Paul Mayran na taga Tagum City, Jericho Dublin, may-ari ng Rico TV, isa ring vlogger dyan sa Barubo, Surigao del Sur. Ilan pa rin isa. Ito naman, kasunod. Ito mga kaibigan, mayroon tayong dalang ibang dahon ng lokay o dahon ng niyog, tawag sa amin lokay. Kung sakali yung dahon may diferensya, ito ang gawin yung pamalit. Kung sakali mayroong sira na dahon ng niyog. Yan ba? After lock, meron pang dalawa para malapad ang resulta. Mga pa-shoutout din naman dyan kay Tia Mini Vlogs, Lorena Coxon, Nadette Lakbayo. Sabi niya yung himag niya doon sa New Bataan ay Alona Martinico. At shoutout din natin si Tede Estrella. O ganun lang kasimple, ha? Lock na madali. At ang kasunod. Tandaan nyo ng mabuti para madaling gawin para sa inyo. Okay,
Kailangan straight yan, ha? Mga pa-shoutout din naman dyan kay Johannes Guillera. Nagtanong kung meron bang himag dyan sa Cebu. So mga nagtatanong about sa himag, kumontak lang kayo. Kontak lang kayo sa 0906-924-1212 kasi limitado ang ating pag-communicate. Kung sakali sa YouTube channel lang kayo mag-message. Yeah, medyo may diferensya yung dahon ng niyog. So, gawin natin straight, ha? Para pag mamaya, ibilugin mo na yan, hindi ka na mahihirapan. Yan. Sabi na, napakasimpleng tingnan pero mahirap gawin. Eh, walang mahirap kapag ka inuulit-ulit yung tingnan at inuulit-ulit yung gawin. Natutunan nyo talaga ito. Mga pa-shoutout din naman dyan kay Nigel Pangit. Paano daw mag-order ng himag? Hindi ko alam kung taga saan ito. Shoutout din kay Sisa Balatayo. Shoutout kay Gina Imia, John Bill Gica, Kent Erwin Abarquez, Jimbel Hebron. Ito. Ating naman. May umakyat ng manok, ha? Gusto na siguro ng ingitlo. Yung pagkain pala ng aming mga alagang manok, meron kaming mga commercial feeds na gamit. At gulay na cabbage, pichay, nalo doon sa commercial feeds para hindi naman mabigat sa bulsa. Para pagkatay mo sa manok, kahit wala ng gulay, masarap na. Ito, sinabi ko sa inyo, ba? May diferensya yung dahon ng niyog. Paano to? May pagpatuloy pa ba? Eh, naputol, oh, ba? Sabi ko sa inyo, mayroon tayong pamalit. Yan. Ganito lang gawin mo. Oh. So, mas lalong tumibay dahil dalawa sila, eh. Yan, dito ang lap. Yan. May ibabaon pa rin yung panglak natin, oh, di ba? Hmm. Karagdagang shout out natin sa TG Massage, Roel Palero. Sabi nga niya, twisted and proven yung ating himag. Eh, balat ng himag niluto dyan, hindi kagaya ng iba na kahoy. Kaya nasasabi niya, twisted and proven. At shout out din kay Cherry Dalompinis dyan sa may Maragusan, Davao de Oro. Yan. Lapit na tayo matapos. Mas mahirap pa yung sombrero kaysa bugad ng manok. Yung ginagawa natin ngayon, sila po yung ginagawa natin. Yan. Lock naman uli. Yan. Yan.
Mga pa-shout out din naman diyan sa Team Andre na taga Pagadian. At gusto daw nilang i-shout out yung Bindiho family na laging nakikinig ng at nanonood ng ating vlog diyan sa may Pagadian bus terminal. Parang okay lahat ng mga dahon, pero yung iba may diferensya. Pero mayroon tayong pamalit, so resulta okay pa rin. Dito sa Jerick Farmville, ulitin ko po, meron kaming mga alagang manok na mga native. Merong manok na Black Australorp, Blue Australorp, Bird Flea Moth the Rock. Yung maingay dyan, hindi manok yan ha. Hindi yan mga manok, mga bata yan. Yan, ito pa, may diferensya yung dahon. At shout out naman dyan kay Divina Abriol. Shout out din kay Delish Foodie, Frederick Buarao, Jerry Ansali na taga Leti. Ride with Sun. Shout out din kay Max Payne YouTube channel. Shout out din kay Rinaldo Rivera. Shout out kay Rita Marillo, Angel Faith Dinaga, Sunshine na taga Purok 20 Barangay Kasisang, Delfa Buna ng Kanayan, John Mark Baruma, Chicken Nuggets, Kuya Ron TV, isa ring vlogger, isa rin akong nag-subscribe sa kanya. Ito, may diferensya yung dahon. Ganun pa rin. Balutin lang natin itong nasirang dahon. Yan. Diba? So, dalawa rito, alin bang gagamitin na para panglak? Yan. So, maaring gamitin yung dalawa. Yan. Dalawa. Yung isa, gawin natin lak. Parang gawin natin siya. Yung bang dahon, tara nalang tayo sa nalang tayo sa sikat ng araw. Ito pang huli. Sira pa rin. May diferensya pa rin. Gagamit tayo ng isa. Eh, malaki yung pamalit natin. Walang problema. Ha ha ha!
Tapos na. Ilalat natin dito. Ulitin natin yung materials needed. Itak. Meron tayong itak. Para mula doon sa puno, itong gagamitin pa pamputol sa dahon ng niyog. Ito, chilyo. Ngayon, meron pang isang materials natin ito pang tali. So, paano magagamit itong ating... No. Pa-shout out naman dyan kay Gisa Ibin na taga Haberts Enterprises dyan sa Lantapan, Bukid Non. Chiki Gosarin daan dyan sa Tagom. Rose Aguilar, Miriam Ilona. Ito. Babawasan natin para si Circle Mumayan. Paano magiging circle? Halimbawa ito. Ba circle na yan. Para malambot ang pagbilog natin mamaya. Shoutout naman dyan kay Abner Antipristo, Jason Katian, Jaspin Kawayan, Rip Rally ng Tagum City, Noemi Burlas, Taguig City. Tagum City. Taga Tahungan. Joan Judah. GM Judah Frozen Products. Pa-shout out din kay Marvin Espirito diyan sa General Santos City, kay Sheila Danutan ng Barangay Duka, Medina Misamis Oriental, kay King Jafar Ali diyan sa City Mayor's Office, Roba May Villarruya. Shout out din natin si Richelle Jar Liga ang Grace FM Matalam North Cotabato. Kulang pa. Buwasan pa natin sa lahat. Pwedeng bilugin natin pa ganun. Pwede rin i-reverse natin. Pero mas maganda ang tingnan ganito. Gagamit na ngayon yung pantali. May
Ayan. Dulo ng dahon ng nyog ito. Tapos natatali. Huwag nyo munang putulan. Maya, mamaya magagamit ito. Siguro hindi na mahirap yung pagtali, alam na ninyo siguro yung pagtali, hindi na kailangan yung soro pa, diba? Berhaba to. Dito kahit maikli lang yung tali kasi sa bandang ibabaw to eh. Ito sa ibaba, di dapat maiksi. Kasi ito gagamitin mo mamayang pantali. Doon sa lagayan ng doon sa may kahoy. Mamaya, papakita namin sa inyo. Pero paano ito? Butas, di ba? Napakasimple lang. Ipunin mo lang lahat ang dahon ng niyog. Ha? Oh. Tapos itatali mo. Dito sa pinakabuntot niya, kailangan yung pantali mahaba. Tapos puputulan. Takot yung mga manok. Kala nila kakatayin na. Ito yung kakatayin, alaga kayo. Tapos pipilian mo kung kailangan mas naka-elevate ito ng konti kaysa rito. Bakit? Kasi kapag ka hindi ito naka-elevate, yung sa bandang puwet ang naka-elevate, maaaring mahuhulog yung itlog. Ha? At hindi kailangan na nakikita sila. Mag-aaway. Pero sabi ko sa inyo, mahaba yung tali. Yan. Kasi itatali mo dito sa kawayan. Yan.
Tapos itu sa bendang buit. Sabi ko sa inyo, mas naka-elevate itong kawayan nandito sa bandang unahan para yung itlog pag-focus niya. Bilo. Ba? So, hindi mahuhulog yung itlog. Halimbawa, kung lilipad agad yung manok, eh, hindi mahuhulog yan. Mamaya papakita natin yung iba pang alagang hayop. So, apat na. 1, 2, 3, 4. Meron pa sa itaas. Meron pa. So, mga DIY naman natin, halimbawa kung gabi, merong remote na solar light. Diba? Ito ang sulod din naman natin ito. Ito pa ang ibang DIY. Ito, ito ang ginagamit namin para pintuan. Lalabas. Sabit mo lang sa may pako. Ito mga manok. May black taralorp. Ang klaseng manok. Yung aking apo, isa sa mga nag-alaga ng manok, si Kyler Aureliana, nag-alaga ng manok. O pabo, pabo, yan ang pabo. Pilihin mo yung pabo. Itong pabo po pala mga kaibigan, para sa, halimbawa may mga magnanakaw. Naingay ito. Ay. Ito, manok na lang. Manok. Ito, iba pang DIY. Para pa lagyan ng mga pagkain. Ito, napakamura lang. Gawa ng kawayan. Busog nito. Ito, galing sa... O, dito. Dito kayo magtitimpla. Yan. Ay. Ito. Inuman ng manok. Para hindi maubusan maghapon. Kapit araw pwede makainom ng kopi. Amoy.
bagay sa api. Oh, labas muna kayo, mga apo. Oh. Ano ya?